Hello everyone. So, dito na naman tayo ulit. So, medyo ngayon ang i-film ko is alam nyo naman dyan sa title natin. Ano yung isa sa mga dapat dalhin kung ikaw ay mag-abroad or dapat dalhin ng isang OFW? So, isa ito sa mga very important, guys. Para sa akin na, para sa akin, importante ito siya sa life ko dito sa malayong dapit, dito sa ibang bansa. So, ano ba yung naiisip nyo? Siguro, di ba? Parang ano lang yan? Parang sandata lang yan. Pag pupunta ka sa gyera, kailangan may dala kang armas, may dala kang bala, di ba? So, dapat tayong mga OFW, magdala din tayo ng armas at saka bala natin. Diba? So, ano ba yun? So, ito lang yun, guys. Yung dadalhin natin, na sinasabi ko, na bala at armas, yun yung ito sa aking kahon. So, ano kaya ang malaman nito? So, sige na. So, ito siya ay part na or need ng aking buhay dito sa abroad. Parang hindi siya kompleto. Hindi maging kompleto yung kung wala ito. So ano 'yon? So ito na, guys. Parang ano lang ano, what's in the box? What's in the box? Yeah. Ayan. Ayan, guys. Ito mga gamot. Ayan. Ayan, mga gamot. Bakit nasabi ko siyang importante? Or ito yung ating sandata or bala dito sa ibang bansa. Kasi guys, especially pag OFW ka, especially pag nasa bahay ka, ng amo mo, hindi maiwasan na magkakasakit tayo, may mararamdaman tayo, di ba? Especially yung nilalagnat tayo, syempre, kailangan natin may mga ganito, guys. Kadikit natin sa ating buhay na ito pag OFW ka, di ba? Mga gamot. Kasi pag kunting may mga mararamdaman ka dyan sa katawan mo, so syempre at least may handa ka, may mga gamot kang iinumin, 'di ba? Para hindi nalalala yung mga ano mo, yung condition mo na masama, especially pag yung work, yung ano na tayo, yung bugbog yung katawan natin, bugbog na sa trabaho, minsan napapagod din tayo, 'di ba, guys? Napapagod din. May mga sakit-sakit na tayo sa likod, 'di ba? Sa mga buto-buto, sa mga ano natin dyan. Huwag kayong relate at alam kong mga OFW dyan, relate kayo nito. Diba? Hindi madali ang buhay OFW, hindi madali ang makipagsapalaran sa ibang bansa, lalo na pag ikaw ay magkakasakit, diba? Walang tutulong sa'yo, walang mag-aaruga sa'yo, walang mag-ano sa'yo, walang magluluto sa'yo, walang aako ng trabaho mo, kundi ikaw may sakit naman o sa wala, tuloy pa rin ang trabaho, diba? So, kailangan may panangga talaga tayo mga OFW. Dala talaga tayo ng mga gamot. So, ito lang yung mga ano ko. Ito lang yung mga gamot na aking dinadala. Importanteng dinadala ko dito sa aking box. So, mayroon akong Mifenamic acid. Ayan. Siyempre, hindi mawawala ang Alaxan FR. Ayan. Importante din yan. Alaxan FR. Tapos, mayroon din ako ayan, Advil. Ayan. Importante yan. Tapos, mayroon din akong Newsip. Ayan. Nabawasan na nga eh. Ayan, Newsip. Tapos, mayroon din akong tusiran. Ayan, may tusiran ako. Ayan. Mayroon din akong Dicogen. Mostly gamot siya pang lagnat, yung mga masarap, ano yung mga, ano, yung ano ko, yung naubos na yata ang aking Solmiox, yung para sa ubo. Yan. Kasi nung winter, malamig, syempre, nag-change climate din tayo. So, ayan. Ito lang yung ano ko. Ito yung panagot. Pero, may isa pa kung hindi pinapakita sa inyo. So, ito lang yung laman ng aking medicine kit. medicine box. Ayan, medicine box ko yan. So, ang ano ko, pag may mga kilala or may mga kaibigan akong umuwi sa Pilipinas, so hindi ko talaga makakalimutan magpadala ng gamot. Kasi mahal dito, guys. Mahal ang gamot dito. Siguro, yung gamot dito, yung isang piraso lang is $8. Magkano na yun? Diba? In Hong Kong. Diba? So,
convert mo siya sa piso, mahal na siya. Like kung doon ka sa Pilipinas bumili, so makakamura ka. Tapos naubos ko na rin yung Solmiox, so yung ano, yung ferrosulfate. Nagme-maintain din ako ng ferrosulfate. Pero after na i-reveal ko sa inyo kung ano yung aking mga vitamins, next time na, i-share ko sa inyo kung ano yung tinitake ko na vitamins. So yan, ito lang yung mga tablets na kailangan. Ito lang yung mga needed ko talaga. Ito lang yung mga kasangga ko, karamay ko. Lalo na pag pagod yung katawan ko. Lalo na pag yung, especially sa babae na katulad ko, na pag darating yung malapit na yung menstruation, di ba? Malapit na yung dalaw-dalaw natin. Ayan, magsilabasan na yung mga sakit ng likod, sakit na parang gusto mo nang humiga lang, hindi magtrabaho, yung parang ganoon yung parang kung pwede lang kahit isang araw lang, take a break muna, ganyan. Di ba ganyan tayo? Pero hindi eh. Pag OFW pa, pag dito tayo nagtatrabaho, wala. Walang mga ganyan. Walang take a break na sinasabi, di ba? Buti pa nga sa Pilipinas kasi pag may mararamdaman sila, pag magpaano sila, magpakuha lang ng medical certificate, approved na. Pero dahil dito, wala. Walang mga ganyan. Ako, kaya dapat ingatan natin ang ating sarili, mga OFW. So, kailangan may kasangga tayo, may bala tayo, mayroon tayong panangga talaga, panlaban sa mga kasakit-sakit. And now, ito pa, hindi kumpleto din ang aking mabuhay. Sorry, hindi din kumpleto yung aking, ano, hindi lang ito yung aking mga importante sa aking sarili. Meron din. Ito, NH Rub. Parang ano siya, NH Rub parang ano lang siya, parang Vicks or parang Tiger Balm, ganyan. Pero mas gusto ko siya gamitin, yung NH Rub. If ever kung sino man yung nakatry na dyan sa inyo, mas maganda. Hindi naman siya, no? Hindi ko naman siya sabing nire-refer kasi iba-iba naman tayo ng gusto. Pero for me, mas nagustuhan ko siya, unlike sa Vicks, unlike sa Tiger Balm. Mas gusto ko itong NH Rub. NH is an extra super mentholated. Ayan. Mayroon kasi ang NH Rub, guys, with negative ion. Mayroon siyang kasamang negative ion. So, ayan siya. It's a herbal. So, sa Pilipinas, ang ganito kalaki is 130 pesos. Ayan. Ganito lang. Tapos siya, 130. Tapos, ginagamit siya sa pag may ubo ka. Ayan. Sipon. Ganyan. Lagnat. So, benefits niya, it is good for stress relief, ayan, stress relief, ayan, migraine, sinusitis, asthma, fights, rheumatic pain, stomach pain, blood circulation, back pain, rashes, cough, muscle pain, fever, wrinkles, stretch marks, insect bites, toothache, arthritis, stiff neck, and headache. Pero mostly ginagamit ko siya, guys, if ever yung dito ko, yung likod ko, medyo yung masakit. Alam niyo yung kung sa Bisaya pamaol. Ayan, kung sa Bisaya pamaol ng mga back pain, ito yung nirarap ko. Ayan, ito yun. Ayan, ito yung nirarap ko. Ganyan lang siya, guys. Irarap. Tapos, bango siya. Sarap siya, ano. Tapos, ano ko dito siya, guys, if ever, yung insomnia ako, yung may insomnia kasi ako, minsan may insomnia talaga ako. Matagal akong makatulog, minsan 2 o'clock, ganyan. Pinaka-early ko na is 12 midnight. Yan yung pinaka-early ko na siya. Pero yung pinaka-late ko na, minsan na 2, tapos gigising ng 7. So ilang oras lang, minsan may pangyayari talaga na kahirapan ako matulog. So ito lang yung ginagawa ko, kukunin ko lang yung NH. So ito lang yung makakatulong sa akin. So irarap ko lang siya sa aking dito. Ayan, irarap ko lang siya. Tapos dito, sa ulo, ganyan, dito. Irarap ko lang siya. Tapos dito sa ilong, ganyan. Pero minsan hindi ako masyado sa ilong kasi mainit siya, guys. Maanghang ano to siya, menthol. Maanghang ko siya, di ba? If ever kung nagtatry kayo ng Vicks, mas maanghang ko siya sa Vicks. Pero madali lang naman siya mawala. Hindi naman siya sabing, yung first rub mo lang, mga siguro mga nasa 5 minutes, ay, matagal na nga yung 5 minutes, mawawala na yung init niya. So, mas maganda to siya. Minsan din, ito yung aking kasama-kasama palagi. Ayan. Nilalagay ko yan siya sa aking bag. Minsan, dinadala ko siya dito. Minsan, sa trabaho ko din. So, always ito siya. Ayan. Actually, sa awa din ng Diyos, sa awa ni Lord, hindi pa naman ako nakatry maglagnat dito or magkasakit. Wag naman sana, di ba? Yan yung isa sa mga dapat iwasan naming mga OFW, yung magkasakit kami dito sa ibang bansa. Kasi ang hirap talaga, guys. Hirap kaya magkasakit na ikaw lang isa, di ba?
ikaw lang isa, wala kang kasama, di ba ganyan? Okay lang magkasakit ka kung sa Pilipinas ka kasi nandun yung pamilya mo, may magluluto sa iyo, may mag-aalaga sa iyo, may wala kang trabaho, o di ba? Okay lang, di ba wala mag-uutos sa iyo, ganyan. Pero dito sa ibang bansa hindi yan pwede. Kaya laging maghanda ng mga gamot at saka yung mga ano, yung iba mayroon din ano, mayroon din akong efficacent oil pero hindi ko na bet ang efficacent oil kasi minsan pag maglalagay ako, so yung damit ko yung damit magdikit yung ano dito, yung color na mag-green na agad yung aking damit. So pero may efficacent ako dito. Pang minsanan, rub-rub na lang sa mga paa, yan. Pero matagal na akong hindi na gumagamit ng efficacent. Simula nung na-try ko ito, siguro na-try ko siya mga ano na siya, 2 years na ako ano nito. 2 years na ako gumagamit ng NH Rub. So, ayan. Hindi ko siya sinasabing i-recommend niyo, ay nire-recommend ko, pero ita kung if ever, 'di ba? I-try niyo lang siya. So, ayan. But guys ha, disclaimer lang, hindi po ito sponsored. Ito lang po yung aking i-share ko lang yung mga gamot na kailangan na nasa atin, kasama natin mga OFW. Pero guys, ano lang din ha, sa akin lang to. Ito lang yung gamot na gusto ko. Hindi ko alam kung ano yung gusto ninyo, kung 'di ba? Pero ito talaga yung aking mga gustong mga gamot. Ayan. Ito lang naman yung mga ano. Kung kailangan, importante sa akin is may Neosif ako, may Alaksan, ayan. So, itong Mifinami kasi, nakabili lang ako nito kasi yung pagbakasyon ko sa Pilipinas, eh, nagpag-abot ako ng ipin, tapos bumalik. So, kailangan ito may Mifinami. Kaya, tapos, ganitong gamot lang, kailangan ko. Siguro, hindi ko alam kung ano sa inyo, di ba? Iba-iba din naman tayo kasi tayo ng mga gusto. Ayan. Pero ito yung mga gusto ko talaga. Ito yung nasa akin talaga. Kabikit na to sa akin. Sa aking box. Ayan. Pag may mararamdaman na ako na konti, ayan, take na kaagad. Huwag na palalain pa. Diba? Ayaw natin magkasakit, guys. Diba? Yan talaga yung ating iniiwasan. Ayaw natin magkasakit. So, guys, ayan na. Na-share ko na ang aking mahiwagang box. Ayan. Ayan. So, siya na, no? Ayan. So, sana, may na-share ako sa inyo. Pero guys, thank you very much guys sa inyong walang sawang pagsuporta talaga sa akin sa pag-watch ng aking mga videos. So guys, if ever hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. Please like and share na rin para lagi kayong connected with me. So thank you guys. I love you. Bye!